kahit nagwa 1,000. Nandito po tayo sa Santa Monica Church, also called as Panay Church. Second to the biggest church in Asia and in the Philippines, biggest bell in the country. Hi, hello! Ito po yung lupa ng lolo ko na si Don Mariano Filipe Chiuto, the first governor in Roa City, 1892 hanggang 1948. Ito po yung asagsagan din na kung ang lolo ko ay gobernador po ng mga oras na yon. Kaya dinonate po namin itong lupa na to dito sa side ng plaza. Dinonate po ng lolo ko na meron po siyang deed of donations na patunay na may hawak ako, na ang titulo na to ay hawak namin, pero dinonate na po ng mga lolo ko para sa Rojas. Ito po yung government office ngayon. Ang hinahanap lang natin is yung bronze, pero hindi ko na po siya makita masyado. Bali, ito po ang lolo ko po ang nagtayo nitong Kapitolyo na to. Kaya meron tayong copies window. At dito lang po makukuha yung copy shelves o tinatawag na POs, yung shelves na dito nang gagaling sa amin. Ayun, dun tayo. Para makita nyo yung libingan ng lolo ko. Wala na po, 1906 pa ba? Parang ganun. Matagal na panahon na. Kaya ngayon lang din ako nakabalik ulit dito after 36 years. So balikan natin. Ito po, nakalibing ang mga lolo ko. Ito po yung palatandaan na ito po ay moliseo ng mga Chiuto. From Don Mariano Filipe Chiuto, the first governor in Roa City. Dito po siya nakalibing. Ginawa na lang siyang purgatorio para dinonate na lang po para sa mga tao na mga walang mapaglibingan ito. Ito po yung ambulance ng binili ko para sa City of Rojas during the COVID time. That is for Rojas City Ambulance. Ito katunay na bata ko, kaedad ko yan. Ayan o. Yan. Siya makapagtunay kung sino ang tatay ko at yung mga tito niya na magbarkada. Ang mga lolo niya, best friend po ng tatay ko. Hi! Pasok tayo sa bahay kung saan ako pinanganak. Pero wala na yung bahay naming luma. Ito na yung pinalit ko. Yung bahay na kubo, kasi dito lang po ako sanay. Hanggang ngayon, yun po yung nakasanayan ko, is yung mamuhay po ng simple. At wala pong mabago. Kahit anuman meron ako ngayon or katayuan sa buhay, kailangan po, nandun pa rin tayo kung saan tayo nagmula. Ito po yung balon, pinahukay ng tatay ko para maging hanap buhay ko nung bata maghugas ng tricycle. Ngayon na-preserve po namin siya ng
almost 70 decades po. Ayan, boy pa po siya. So, dyan ako kumuha ng tubig para panghugas ng tricycle para may baon po ako kinabukasan. Ito po yung kay Mito na tanim namin dito nung araw. So, umalis kami papunta Manila. So, nag-crop muna ang tatay ko ng maliit para buhayin. So, binalik ko na siya dito ngayon. Ginawa ko na lang siyang bonsai. Ito po yung jar na kung saan nakalagay ang asin na hinukay ko pa dahil dito tinuro ng tatay ko. Kasi po sabi nila pang tanggal daw po ng malas, kaya dekada na po ang nakaraan ng matigas na nga po yung asin. Ako po paboritong tumira kahit meron na po tayong bahay na medyo maayos-ayos. Pero dito ko pa rin ginusto kasi tinignan ko kung yung forma ba ng star, buwan na bago, wala pong nabago. Plus dos na daling araw, nagigising ako kasi ang tatay ko alis po, pupunta po ng trabaho pa, going to Iloilo. So lagi po ako nakatingala sa bintana na ay, alas dos na naman daling araw, so aalis na ang tatay ko. Tapos sabay abang naman ako dun sa kanto paghapon kasi ang nanay ko naman ang inaabangan ko na dumating siya galing abroad, na wala naman pala akong inaantay. Yun. Salamat! I'm Rachel Adio from Health Centrum Hospital. First po naming nag-met ni Doc is that naghahanap siya ng SP. Kaso lang, walang naglalakas ng loob kasi nga that time kasagsaga ng COVID. So ako yung isang gustong-gustong magka-rocket kasi nga single mother of a 3 children. Yung blessing na binigay niya sa amin pag-uwi namin sa bahay, hindi namin akalain na ganun talaga. As in, hindi ko ma-explain yung feelings na, ay, may tao ba lang ganito? May halos lahat ng mga tao dito sa Roja City, nakilala na siya, tapos ang kabaitan niya, sobrang bait talaga. Ako po si Russell Grace Lyson from the Health Centrum. Hindi po namin in-expect na ganun talaga kabait si Doc. Naghahanap siya ng isa pang nurse na for shifting, and wala pong may nag-take risk. So, ako yung isa na nag-alaga po kay Doc. Thankful po kami na sa mga blessings na binigyan niya sa amin. Binago po ni Doc yung buhay namin sa mga advices niya na dapat na always prioritize your family, know your prioritizations always, na hindi dapat kahit kailan, hindi mo dapat kalimutan yung pamilya mo. Oh. Anong masasabi mo kay Doc? Paano na bago ang libro ang buhay? Super duper bait. Nagbago ang buhay ko since kasi nung pandemic, mahirap kasi yung buhay dito. So nakilala ko si Sir Doc. Naging customer ko siya as masahista niya ako. So yun, talagang mahirap dito yung buhay sa probinsya. Sobrang bait talaga ni boss. Wala talaga akong masay kasi mapagbigay siya at mapagmahal sa mga tao. Thank you so much, Doc! Thank you, Doc! Maraming salamat, Doc! Kaya saan yung message ng mga anak mo sa akin, hindi ko nabasa kasi, pero gusto kong isend mo na lang sa messenger ko para mabasa ko kasi sorry sa dami kasing message eh. Hindi ko na talaga mabasa. God bless. Love you. Thank you. Ano lang yan eh. Ambush interview eh. Kaya salamat na hindi niyo ako iniwan kahit sa anong laban. Kaya nga, di ba sinasabi ko sa inyo lagi, laban lang. Alaksan. yan kasi yung natutunan namin sa iyo, magiging matatag, laban lang. Kaya I love you. Love you too.